kasabay ng napakainit na panahon ang sinag ng araw. Yan ay dahil sa lapit ng Pilipinas sa equator, ang gitnang bahagi ng mundo na sagana sa init ng araw. At sa gitna ng pagsusulong sa renewable energy, di tuloy katakataka na kaliwat kanan ng nagsusulputan ang mga solar farms sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakalipas na taon. Nariyan ang Cadiz Solar Farm ng Helios Solar Energy Corporation sa Negros Occidental na pinakamalaking solar farm sa Pilipinas. Nandyan din ang Concepcion 2 Solar Power Project sa Tarlac at ang Kalatagan Solar Farm sa Batangas na parehong pagmamayari ng Solar Philippines. Kamakailan naman, nagsimula nang mag-operate ang Palawig Solar Farm ng AC Energy sa Zambales, pati na ang Bulacan Sol ng Manila Electric Company o Meralco sa San Miguel, Bulacan. Bukod dito, mahigit 200 solar power projects na ang aprubado ng Department of Energy o DOE sa buong bansa, kung saan mahigit kalahati ang nasa Luzon. Apat pa nga rito ang may potential capacity o kakayanang mag-produce ng tig 1,200 megawatts kada planta. Okay, so maraming project. E kung ganun, bakit di nalang gawing 100% solar ang pinakukunang kuryente sa Pilipinas? Maraming pinakukuhanan ng kuryente ang ating bansa. Nariyan ang coal na pinakamalaking power source. Andyan din ang renewable energy gaya ng solar, wind at hydropower, oil at natural gas. Pero di ba bad daw for the environment ang coal? Bakit di na lang tayo gumamit ng isang cleaner source gaya nga ng solar energy? Kung tutuusin, nakakakuha nga tayo ng 128 hanggang 203 watts per square meter o 4.5 hanggang 5.5 kilowatt hours per square meter na solar radiation kada araw ang ating bansa. Ibig sabihin, malakas ang solar radiation sa Pilipinas na pwedeng ma-absorb ng mga solar panels para ma-convert ito sa kuryente. Halimbawa, kung may 290 watts kang solar panel, sa loob lang ng 5 oras, pwede ka nang makakuha ng 1.5 kilowatt hours kada araw. Halos 500 hanggang 550 kilowatt hours na electricity din ang makukuha mo kada taon. Kaya naman malaki rin ang potential natin sa solar energy. Tsaka isa pa, noong October 2020, ipinatigil ng gobyerno ang pagpapatayo ng mga bagong coal plant. So ulitin natin ang tanong, pwede bang gawing 100% mula sa solar energy ang pinagkukunan natin ng kuryente? Ang simpleng sagot, hindi. Una, mas mura kasi ang coal ayon sa report ng Fitch Solutions na isang global market research firm. Pangalawa, dahil karamihan sa mga planta ang gumagamit ng coal, malamang lang na coal ang gamitin nilang panggatong. Konting common sense din, di ba? Pangatlo, kahit itinigil na ng gobyerno ang pagpapatayo ng mga bagong coal plant, ay meron pa rin itong mga exemption. Ayon sa DOE, basta't approve na bago ang coal moratorium ang pagpapatayo ng planta, kahit hindi pa ito sinisimulan, ay exempted na ito sa pulisiya. Pero kahit na marami tayong coal power plants, di ibig sabihin itong wala na tayong pag-asang lumipat sa renewable resources tulad ng solar energy. Base sa estimates ng DOE, posibleng bumaba ng hanggang sa 16% na lang ang coal power plant sa bansa habang solar na ang magiging dominante sa ating energy mix na may 35.4% pagdating ng 2030. At ito pa ang good news. Ayon sa mga eksperto, ang Pilipinas ang nangunguna sa paggamit ng solar energy para sa power generation sa lahat ng developing countries sa Asia. Pero may kakabit itong problema. Ektaring lupain kasi ang kailangan para makapag-develop ng solar farm. Ibig sabihin, kaagaw nito ang mga magsasakang magpapakain sa atin. May kuryente ka nga, di ka naman makakain. Parang sablay naman ata yun, di ba? Kaya naman naisip ng ilang kumpanya na gumawa ng floating solar farm. Sa ngayon, meron ng ininstall ang SN Aboitiz Power sa reservoir ng Magat Dam sa boundary ng Isabela at Ifugao. Ang Meralco naman, balak maglagay sa iba't ibang lugar sa Laguna Divide. Meron namang ibang naglalagay ng solar farm sa mga bubungan, tulad ng sa Robinson Star Mills sa San Fernando City, Pampanga, na kaya mag-generate ng 3.2 million kilowatt hours taon-taon. Kahit na malaki ang potential ng bansa natin sa paggamit ng solar energy, marami pa tayong dapat i-improve pagdating sa infrastructure at technology. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Asahan pa rin natin na balang araw, may naghihintay sa ating mas malinis at mas sustainable na future para sa ating lahat.